Ayun. Next question ko is for Joko Diaz. Joko kasi, yes, ikaw. Yes, ma'am. Kasi nakilala ka namin, syempre, as a action star. At sabi nga, ikaw yung nagpapatuloy ng legacy ng yung the late father, Paquito Diaz. So, how does it feel ngayon na parang ang bait ng role mo as a doctor? Akala ko magaang. Hindi pala. Mas mahirap tong role na binigay sa akin ni Ma'am JRB. Dahil para maging seryoso ko na parang mabait na parang di bagay, di ba? Pero it's a challenge. It's a challenge and I accept challenges. Kasi pag hindi ko ginalingan dito, mawala na akong trabaho. Di ba? Hindi, pero kidding aside, it's really, actually it's tough. I've been talking to Derek about the role and napaliwanag niya naman na mabuti sa akin at sana hindi naman ako hindi naman siya napapahiya dun sa trabaho ko. At ako ay nagpapasalamat din siyempre sa production ni Ma'am JRB na binigyan nila ako ng chance na sumugal sa akin dito sa ano na to, sa character na to. So mas ngayon mas open ka na dun sa portraying different roles hindi lang as an action star. Matagal na naman akong na iba-ibang role ang tinatanggap ko. It's just that dito sa serye, palagi ako masama. Sa lahat ng seryeng nilabasan ko, it's either sa Kadenang Ginto, sa Probinsyano, palaging masama. So dito, mag-isip kayo. Ay. May mystery ang character. Pwedeng ganun, oo. Pero kasi parang pag nakita ka nanla, ay, kontrabida si Joko. Tignan natin. Tignan natin. Malay nyo, hindi. Oo. So, pero matuturing bang ito na yung most challenging role mo? Siyempre, iba yung most challenging role is yung launching movie ko. This is a versatile role. So, iba to. Ibang atake, ibang... Ewan ko, parang kumbaga sa tao, ibang-ibang character to sa lahat ng ginawa ko. So sana ma-portray ko siya ng tama. Yes. Ayan, thank you, Joko. Maraming salamat, ma'am. Last question ko na lang kay Rhea and kay Tony. Kasi kanina nasabi ni Rhea na kung hindi daw si Tony, parang hindi siya magiging comfortable dun sa mga love scenes nila. Since ito rin yung first time mo, Rhea, nga, na parang magpaka-daring, maging sexy. So, gusto ko lang malaman, ano yung bonding nyo ni Tony para mag-trust ka sa kanya ng ganon? At ano yung naramdaman mo habang magkadikit kayo doing sexy scenes? I think kasi as soon as we found out na magkakatrabaho po kami, nag-effort na kami sa isa't isa. And I think that on its own, kaming apat naman, like we started the group, we even tried to hang out na hindi naman nangyari prior to work. Pero nag-effort na kami to get to know each other on a personal level. Kasi ako personally, when I work with someone, nakakatulong sa akin na komportable ako sa kanila. At least, I know something about them and they know something about me, so we can be mutually vulnerable around each other without getting conscious. And that worked for us. Like, we're like constantly messaging, and then yun nga, day one kasi pasabog na agad yung eksena namin. So sabi ko, Tony, at this point, best friend na kita. Yung ganun ka-close agad. And yun, I'm just grateful we became comfortable with each other easily. So dito lang kayo pala nag-start maging friends ni Tony? Yeah, in preparation for this whole series. Saka lang talaga kami nagkakilala. Pero napapanood mo na yung mga ginagawa dati ni Tony? Yeah, of course, yeah. Pero yun, it's cool kasi... we get along eh. Like, on a personal level then, more than just a professional. Kaya nakakatuwa kasi napapadali yung trabaho ko. At nakita mo kung gano'ng ka-intense si Tony pagdating sa mga sexy scenes. True. Then he guided me through it talaga. Tapos nakakatawa doon kasi kung papanoorin nyo, mukhang sobrang intense. Pero really, tawa lang kami. Diba Direct FM? Tawa kami ng tawa in between. We're like, oh my gosh. Like, ganun lang kami ng ganun. So it was fun. As much as it was intense, nag-enjoy naman kami. In like a fun way. What? Not that way, yeah. Like. So, na-take two ba sila direct? Take two, take three dun sa mga love scenes nila ni Tony? Hindi, ang galing eh. Basta magaling. Sabi nga niya, nagtatawanan lang kami. Kasi unang-una, I met Rhea na
when she was a student, honor student tong bata na to, matalino. I was telling her mom, na kaibigan ko, sabi ko, oh, ano ka na lang broadcast journalist. Eh, nasa dugo ang pag-artista. Tapos, sa kanilang magkapatid, ito paborito ko, magaan ang loob ko, parang kapatid na babae. So, it's difficult for me pag nagbigay ako ng instructions na yung sexy, compromising positions, ganun. First time ko rin makatabaho si Tony. But when they were doing that, tawa na kami ng tawa na sa'yo kung makikita kayo ng mga tao. Hindi maniniwala na yung mapapanood ninyo napakalayo sa kung paano natin ginawa. And I was telling them, oh, pagka nakulong ako dito, pa dalawin ninyo ako, ha? Pwedeng malaman direct, bakit kayo tawa ng tawa? Anong mga nakakatawa? Kasi I was giving a picture of two kinds of sexy scene and lovemaking scene. There is a man who lied to the woman she loves na hubad, no? Kind of lovemaking. At yung sa kanila na mag-asawa talaga pero rough and there's hatred pero nakadamit. And yet, in both instances, you have to feel the heat. So, crafting the love scene is not just for sex sake or flesh, but it's thematically painting in the story. Parang nakaganon, no? So kung nakadamit silang sobra-sobra, at hiningan mo ng, oh, ano to, head acting ba to? Ganun. So, sabi niya, hindi mo ba ako parang si Linda Blair na umiikot na yung katawan ko o manananggal, nalilipad na ako? No. What you see on frame is, you might find it awkward sa set in as we see it with our eyes, but on screen, it's gonna be beautiful. So, tapos ang hirap kasi may boyfriend naman yung alaga ko, no? Na kinakatakot ko, baka mamaya magselos. O mapukpok ako ni Ate Ibiang, no, nung nanay. Tony is a perfect gentleman to make her feel comfortable. Kasi syempre, alaga ka. Meron tayong mga laws na ina-exercise in handling such delicate material. So, maganda lang na magkaibigan sila. Kasi alam mong walang nagtitake advantage or what. So, but it's hot, really. Sabi ko nga, dalawin ako nila pag nakulong ako. Ganun ba, Derek? Si Tony, oo. Paano mo i-describe si Rhea bilang partner sa love scenes? I really appreciate the effort that she made to make me feel comfortable din. There was a lot of firsts din for us when we did that scene. I mean, I don't know if this is too much info, but it was the first time that I had to wear something that looked like a thong to make it seem like seamless. And then when we were doing the scene, I told Rhea, hey, don't look at my butt. And she was like, don't worry, you have a nice butt. So I'm like, ah, whatever. So again, let's just get the scene over with. Makikita pa yun sa screen? No, no, you guys won't see it. But it's like, kaya siguro we just kept laughing because it's like, we didn't want to accept na we were at that point. But nandun na kami eh. So parang wala, we got close and sakto din na parang jive yung personality namin. So that helped din. Ikaw ba nahirapan nung nag-start kayo ng friendship ni Rhea? Paano, sino unang nag-approach? Si Rhea ba? Ito din kasi wala kaming language barrier sa isa't isa. Parehas kaming Englishero, kaya siguro naging okay din. Yun pala yung common denominator nyo. Parang nabitin daw si Ray Pumaloy. Follow-up daw dun sa pagsusuot mo ng tong. Yun talaga yung pan-title ni Ray. Ano ba? Anong feeling mo daw dun sa pagsusuot ng thong? First time mo pala. It's a new experience. ewan ko, paano ba? Just felt like underwear being worn backwards, I guess. So dati raw kasi, Ray. Ano ba suot mo dati, Tony? Boxers? O wala ka lang suot? Charot. Usually it's just nude boxers. Ayun. O Ray, alam mo na. Ayan. Okay. Thank you and congratulations. Sana hindi pang SPG tong series na to, no? Yung mga tanong natin. Thank you and good luck to all the cast. Maraming salamat, Miss Janice.
Thank you so much. At syempre sa lahat ng mga kapatid at kapamilya natin sa press na nagtanong, di ba? Pati na rin sa live feed natin. At nag-hashtag ng nag-aapoy na damdamin. At eto na, we have come to the end of our program. Pero bago yan, imbitahan muna natin yung ating cast na imbitahan din syempre lahat na panoorin ang nag-aapoy na damdamin. Go right ahead. Yes. Go ahead, Ria. Thank you again, everybody, for joining us on this rainy afternoon. Maraming salamat. Nag-aapoy na damdamin, July 25 na po, 3:50 p.m. after Peraperasong Paraiso. And yeah, go more. Yes, thank you everyone for being here. Again, July 25 po yan. Sana po, supportahan nyo, tulungan nyo po kami. Ibalik natin ang init ng hapon. So thank you, July 25, 3:50 p.m. Kapamilya Channel, A2Z, TV5, I Want TFC, and sabi ko na ba kay Kapamilya Online Live? Ayun. So yan, thank you. Tony? Yes, thank you so much for joining us today, mga kapamilya, mga kapatid. Ngayong July 25, please catch Nag-aapoy na Damdamin, 3:50 p.m. JC? Maraming salamat po sa lahat ng mga nagpunta ngayong maulan na hapon. I just want to...